Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakay naman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng mga hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at mga isda. Ang lahat ng ito ay nilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Binibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain. Ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatay ng sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pamatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilang nilika ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon,
maamot mahilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sansinukob. Kung iyong itatayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matitirik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga o poon ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ay iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pa't ang iyong ngalay mahahayag, sa Siyon o poon, ikaw ibabansag, pati ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia, oh, Alleluia, oh, Alleluia, oh, Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman,
ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, na mga punong saserdote at na mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating mga pagbasa, narinig po natin sa ating unang pagbasa ho ang conclusion po ng kwento po ni Noe o Noah, kung saan naghandog siya pagkatapos humupan ang baang baha at biniyayaan siya ng Panginoon. Pinangakuan, walang gagalaw sa iyo. Poprotektahan kita. At pumasok ang Diyos sa isang pakikipagtipan sa kanya. Bakit nagkaroon ng biyaya si Noe? Bakit pinangakuan ng Diyos na poprotektahan niya si Noe at ang kanyang mga anak sa kahit anumang magtatangka sa kanila, kahit hayop? Kasi unang-una, siya ay tumalima sa utos ng Diyos. Kung maalala ho natin, babalikan natin ng ilang chapters nung inutusan ng Diyos na si Noe gumawa ng isang malaking bangka. At habang siya'y gumagawa, pinagtatawanan siya. Pero patuloy siya sa pagtalima sa utos ng Diyos. Maganda ho mapansin na merong biyaya sa pagtalima. Hindi yung sarili nating kagustuhan. Kaya ho magandang pansinin ho natin sa ating ebanghelyo, pagkatapos ni Jesus kausapin ang mga alagad nang sinabi nila, kayo po ang Mesiyas, at pinahayag ni Jesus na ang kanyang dadanasing hirap, na siya ay tatakwil ng mga matatanda ng bayan, anong ginawa ni Pedro? Sabi niya, dito ka, Jesus, huwag mong sabihin yan. Pero sabi ni Jesus sa kanya, lumayo ka. Ang umiiral kay Pedro ay ang sarili niyang kagustuhan. Ang umiiral kay Jesus ay ang pagtalima sa Diyos. Kaya magandang paanyaya sa atin ito bilang mga Kristiyano ho ngayon. Humihingi tayo ng napakaraming blessing sa Diyos. Humihingi tayo, Lord, pagkalooban mo po ako nito. Lord, pagkalooban niyo po ako nito. Pero kung nalilimutan natin tumalima sa kanyang salita, patuloy nating pinapakita ang ating likod at tinatalikuran ng Diyos, tapos humihingi ka ng blessing, magandang hamon sa atin that the greatest blessing that we could receive is when we learn to follow and obey God's Word. Ang biyaang buhay at pagpasok natin sa buhay ng biyaya ay nagsisimula sa ating pagtalima sa utos ng Diyos.
Kaya, hindi ba magandang balikan yung ating pinagninilayang tema? Sabi ho ni Jesus, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Eh no, ang laki-laki sa likod. Ang laki-laking nakasulat, oh. Higit na mapalad. At itong mga pagbasa natin ngayon ay hinahamon tayo. Kung gusto mong mamuhay sa buhay ng may pagpapala ng Diyos, simulan ito sa pagtalima sa Kanyang salita. May biyaya sa pagtalima. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan. Bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang Kanyang awa. Ang ating itugon, Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasa ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita na tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Maghihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong itayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, no, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumihin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sa oras ng lungkot, pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't
pasakit ay iyong pinaparam. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong ngiling ay humimlay sa iyong piling. Labis ang galak ko, Panginoon, pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Kagandahang loob mo'y walang hanggan, biyayang lubos kailanman. Katapatan mo ay di magmamaliw, kailan pa may siyang aking sandikan. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakit ay iyong pinaparam. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong ngiling ay umimlay sa iyong piling. Announcement: kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalimang misa sa hapon. Ang mga abunit rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, Tanganak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.